Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So, hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadget, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At itong i-unbox ko today ay isang special shoes na kakapa ko online. And I think maraming hindi kumuha nito after mga 20 minutes na sold out din. So kasi unlike dati, parang after 5 to 10 minutes sold out na pag bumibili ako nito. Pero ngayon, makakuha tayo sa wakas. At na-blown away ako nung nakita ko tong sapatos na to in person, na ganun pala siya kaganda. Sa picture pa lang, parang pwede, ayos. Pero nung nakita ko siya on hand, grabe. I think isa to sa mga magagandang colorways na nilabas. Sobrang astig, sobrang ganda. So ano pa hinihintay natin? Tara, tignan na natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So guys, nakita nyo, it's a boost box. So alam niyo na kung ano tong boost box na to. Sa kabila, kita niyo yung Yeezy Boost 350 made by Adidas. So dito, walang nakalagay. At dito sa kabila, yung price, SRP at yung size. So it's a Yeezy Boost 350 V2. At yung standard price niya or SRP is 13,000 dito sa Pilipinas. So sa ilalim, walang nakalagay. So sa taas, nakalagay ay 350. So alam niyo lang lahat to kung ano siya. So I'm so excited kasi ang hirap talaga kumuha ng Yeezy na SRP. Finally, sinerte tayo ulit ng mga kuha. So unbox na natin itong aking Yeezy 350. Let's go! So pag Yeezy, laging dito sa gilid binubuksan. Plastic. Grabe, solid. Ganda. Look. Ganda. It's the Yeezy 350 V2 Israfil. Look. Oh, diba? Grabe. Solid. Solid. Wow. Panalo, panalo. So guys, ito yung aking latest cup, si Yeezy Israfil, kung tawagin. So ang daming Yeezy ang nilabas, may mga Zion, Desert, Earth. So ito yung latest na nilabas. So nirelease siya noong August 22, I think, yung weekend. And parang hindi siya mahirap kunin kasi parang hindi siya na sold out kagad. Siguro umabot ng mga 20 minutes bago na sold out. Pero ubus din naman si Israfil and isa sa mga nagagandahan akong Yeezy. Sobrang unique nung kulay and for sure sa malamang napaka-komportable ng Yeezy. Kasi para sa akin, isa to sa mga komportabling sapatos na nasuot ko sa tala ng buhay ko. And yung resale price niya is hindi ganong mataas. So tama lang, pero I think eventually will go up din kasi alam niyo naman ang mga Yeezy. May nataas, may nababa. So I'm so happy nakakuha ko ng SRP price. So hindi naman siya kakaiba sa ibang Yeezy 350 V2 na nirelease. Pero napansin ko lang dito sa Yeezy na to is yung sintas na parang hinihila siya. So parang pinupull para sumikip. I think pag hinila mo siya, baka maging mahaba to. So it's up to you guys. Saka parang first time akong nakakita ng Yeezy na merong extra laces. So ito yung extra lace niya sa natin. So merong extra sintas. So since may extra sintas siya, hindi ko lang alam kung paano siya tatanggalin. Comment sa baba kung paano tanggalin. Sabi nung iba is ginugupit daw to para matanggal yung sintas kung ayaw nyo ng dihila. So kaya nagdagdag ang Adidas ng isa pang sintas. So para sa akin, unique yung design, yung colorway, yung style, yung dating nitong Israfil na to. So para sa akin, isa to sa mga magagandang nirelease na Yeezy 350. Honestly speaking, hindi ako nagagandahan dun sa mga previous na nirelease nila. Until itong colorway na to, parang uy, ang ganda nito. Parang ito yung parang gusto kong kunin. So finally, nakakuha ako ng Yeezy na walang kahirap-hirap. Nag-login lang ako sa website, then that's it, in stock up, panalo. Siguro gagamitin ko ng beater shoe si Israfil. And actually, marami pang nalabas na Yeezy, I think. Bang-abang na lang din tayo ng mga iba't ibang magagandang colorways. Kung meron man na lalabas. So para sa akin, panalo si Israfil. Isang solid na sapatos. Comfy, solid. 10 out of 10 man. Itong si Yeezy Israfil.
So yung upper ng Yeezy 350 V2 is just like the other Yeezy 350. So itong Estrofil is like a cream tan bluish colorway. At dito sa gitna yung kanyang signature stitching, kind of blue or grayish. So sa lateral side ng sapatos, makikita nyo, we have semi-translucent stripe, rusty or dark color. Or para siyang kalawang in person or color kalawang, parang ganun. So sa likod, makikita nyo yung intricate prime knit weave. Sobrang galing ng pagkakagawa. At sa gitna, we have a thick stitching once again. So yung lacing system niya is medyo unique. Like I said kanina, medyo kakaiba. Kasi dihila siya, so hindi siya yung traditional na sinisintas. So like I said, may binigay na extra sintas. So astig din yung kanyang sintas. So sa back heel, makikita nyo yung bluish na 3 stripes. It's a reflective 3M. At meron ding additional padding dito sa area na to or sa heel. Sobrang lambot. So yung insole niya, it's a cream colored insole with Adidas Yeezy text. Look, Adidas Yeezy. Yeah. So kaya ako binibili si Yeezy. So yung midsole ni Yeezy 350. So meron siyang Boost midsole. So the Boost itself is contained within this TPU carrier, which is done in a semi-translucent finish and colored in a grayish tone. So ito yung traditional or rib pattern ng Yeezy 350. Parang lines na yan. So yung outsole ng Yeezy is a gum color outsole na makita nyo yung Boost sa ilalim at may nakalagay ditong Boost. So Boost, 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 Boost is life, man. Still. So guys, kinuha ko si Yeezy 350 V2 on a size 11.5. So my true to size is 11. So sa mga Yeezy, lagi ako nag-half size up. Mas komportable sa akin pag half size up pag sa mga Yeezy, lalo na dito sa mga 350. And hindi ako nagtuturo to size kasi dati yun yung nare-recommend ng Adidas. And parang nakasanayan ko na rin. Sa kapag mas maluwag, mas komportable si Yeezy. Yun ay para sa akin. Pero kung bibili kayo ng Yeezy 350, mas maganda isukat nyo muna bago kayo bumili. Yung ibang tao, safe naman din sa true to size, pero karamihan nag-half size up pag sa Yeezy. So I suggest go half size up. Siguro sukat nyo muna bago kayo bumili ng sapatos. So gagamitin ko si Yeezy 350 V2 as a lifestyle shoes. So hindi ko siya pang tatakbo or pang-gym. More on lifestyle shoes lang siya. Punta ka sa mall, grocery. So bagay na bagay siya. Pag naka-shorts ka or naka-pants, walang problema. Si Yeezy 350 V2, isang solid na sapatos mula kay Kanye at sa Adidas. 3 stripes, man. So guys, maraming salamat sa panonood ng vlog. Isang quick look lang dito sa aking Yeezy 350 V2 Israfil. Isang solid na sapatos. Sa lahat ng subscribers, patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo, man. Thank you. Salute! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. The moment we hit 20,000 subscribers, meron tayong Adidas shirt at socks. So, i-upload ko yun sa Instagram tsaka sa Facebook. Make sure na follow me sa Instagram and follow me rin sa Facebook or like para sa ating 20,000 subscribers giveaway. So guys, thank you for watching. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog, sa susunod na video. So peace. I'm signing out. Stay safe. Huwag muna kayo lumabas. Follow the rules. Maraming salamat. I'm out. Brap. Yeezy 350. Yeah. Yeah.
Thank you.